Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, halina't manalangin sa ating Panginoong Hesukristo upang ating kapatid na yamaong si Monsignor Sabino ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Ipanalangin natin na pakundangan sa kanyang pagdulog at paghahain sa altar ni Kristo at pagkapastol sa hawang ipinagkatiwala sa kanya sa ilumigaya sa piling ng Panginoong kanyang sinikap paglingkuran. Ang banal na misa pong ito ay inialay kaisa ng lahat ng alumni ng Immaculate Conception Major Seminary kung saan si Monsignor Vengco ay naging Dean of Studies at Professor sa mahabang panahon. Upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Hesukristo ng ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan, patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong lingkod na paring si Monsignor Sabino na ginawaran mo ng banal na tungkuling ginampanan sa lupang ibabaw ay laging lumigaya sa maluwalhating pagduklok sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Msgr. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, ganun ko hanapin ang aking mga tupa. Kukunin ko sila saan man sila tinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili niyang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng buka ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa tabi ng mga buka ng tubig, sa sariwang pastulan sa tahimik na kabuhulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginain ng sariwang damo sa kabuhulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Ang Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Inaakay niya ako
sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa kanyang pangako, ako'y isasama niya sa tuwid na landas. Buhay ko ay nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Dahil may puno ng dilim o ligalik, hindi ako mangangamba. Kung kumi pamalo, ang siyang gagabay sa akin at sasanggalang tuwina. Buhay ko ay nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Magsitayo po. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Purihin ang Diyos. Aleluya. Purihin ang Diyos. Aleluya. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ninyo ng mga magulang ninyo sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, nang ako po ay seminarista pa at 2 taon na lamang ay magiging pari na. Pasado 4:00 ng hapon nang ako po ay ipinatawag ni Bishop Almario at nang ako po ay lumapit sa kanya at nagmano, ang sabi niya sa akin ay, "O June, bakit mo tinamnan ng puno yung gusali ko?" Dahil po may 6 na puno ng lokarya ang itinanim ko po doon sa harap ng theology building. Bishop, ang sabi ko ni Msgr. Vengco, dyan ko po itanim sa harap po ng gusali. Matatakpan yung building ko.
Bishop, kung gusto ho ninyo, ay puputulin ko kapag umabot po ng third floor. Ah, hindi. Kapag yay umabot ng third floor, hindi ka magiging pari. At ako po ay kinabahan. At iniisip ko na lagyan na lang ng asin yung anim na puno ng lokarya para mamatay kapwa yung anim na puno hong iyon. Pero ako naman ay natatakot kay Monsignor Vengco kasi kung namatay yung anim na puno, ibig sabihin nun ay hindi ako dapat pinagtiwalaan ng punong ibinigay niya sa akin. Kaya nga ang ginawa ko na lang ay nagdasal na sana yung anim na puno ng lokarya ay huwag umabot ng third floor at sa kakadasal ko, ako po'y naging pari at pagkaraan po noon sakalang po umabot sa third floor yung anim na puno ni Monsignor Vengco. Mga kapatid, naikwento ko lang ito para ipahayag kung paano sa kanyang buhay bilang pari, si Monsignor Vengco ay isa sa mga iniidolo po namin mga seminarista, kinakatakutan pero masaya siyang kasama. At dahil na rin ang kanyang subject na itinuturo sa amin ay liturgy o homily, marami po sa aming mga naging pari ang estilo ng kanilang paghuhumilya ay katulad ng kay Monsignor Vengco. Pero hindi ho nila magaya dahil iisa lamang ho si Monsignor Vengco. Na hinasa niya ang kanyang bokasyon at ang kanyang pagbibigay ng humilya, hindi lamang sa pananalita, kundi sa kaibuturan ng kanyang kalooban at bunga ng kanyang panalangin, minahal niya ang sambayanan. Kung kaya yung kanyang ipinapahayag ay ginawa niyang aklat upang ang sinuman na may aklat ng mga humilya na kanyang inakda ay magkaroon ng higit na kaalaman at kalaliman ng kanyang pangunawa at pagninilay tungkol sa banal na kasulatan. Naalala ko po ng si Monsignor Vengco ay kasama ho namin sa Santiago Island. Ito po ay isang island po sa Pangasinan kung saan kami ho ay nag-outing mga seminarista. Nang siya ho ay nagmisa, ang tanging suot lamang ho niya ay istola. Sa gitna ng siya ay naka-short at naka-t-shirt lamang. At ako ay nagsalita sa sarili ko, si Monsignor Vengco pala ay cowboy din. Marunong makiisa sa amin. Kasi nga ho, kami po ay nasa tabing dagat at wala na ho kaming panahon na magpalit pa sa pantalon o sa aming pantalon, kung kaya hindi niya na hinayaan na yung kanyang sarili ay maiba sa amin, kung kaya siya'y nagmisa nang naka-short at naka-t-shirt lamang, naka-chinelas at may istola. At ganun ho siya kung ating pong titignan down to earth. Sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, napakataas ng kanyang naarok. Pero sa kanyang katauhan, sa gitna ng kanyang karangalan at pagkahanga namin sa kanya, na ibababaho niya yung kanyang sarili sa antas naming mga seminarista. At ang di ko pa rin ho makalimutan ho sa kanya ay nung kami seminarista na nagnanais siya na magkaroon ho kami ng fundraising. At nakabuo po ang mga seminarista ng isang drama o singing drama kung saan aarte ang iba at kakanta naman ang maesters. Si Monsignor Vengco ho ang director. At napakagaling ho niya sa pagiging director. Pero bago pa noon, ay ang mainam sa kanya, sinabi niya ito 3 taon bago mangyari yung production. Marunong ho siyang maghintay, marunong ho siyang umunawa,
marunong po siyang magbigay ng direksyon at natupad na yung production ng tatlong mukha ng kamatayan na kung saan si Monsignor Vengco ang gumabay sa amin. At ito pong tatlong karanasan ko sa seminaryo ay ipinahayag ko para makita ho natin kung paano si Monsignor Vengco, katulad ng isang puno ng lokarya na nakatayo ngayon sa gusali ng teologo, ay masasabi ho nating nakaugat sa seminaryo ng Immaculada Concepcion. At habang ang mga puno na nakatanim ho doon ay nagbibigay ganda at lilim sa kapaligiran, ganun pa rin o ganoon ang naging buhay ni Monsignor Vengco sa aming mga seminarista. Nangangalaga ho siya sa amin, at kahit siya ay sa tingin namin ay istrikto at nakakatakot, pero sa isang banda, siya'y mapagmahal at nangangalaga, at ninanais lamang niya na maibigay ho namin ang the best sa amin, katulad kung paano itinutulak niya ang kanyang sarili na maging pinaka sa kanyang sarili sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. At siya ay napakakumbaba, at kaya nga marami ang nagmamahal sa kanya. Maaring siya ay mahirap lapitan, pero siya ang lumalapit sa karamihan. At magaling ho siyang makisama, marunong ho siyang maghintay, at kahit matagal na panahon na na kami nagsama, kasama ng mga kapwa ko seminarista sa seminaryo, kapag ho kami ay nakikita ho niya, nakatutuwa na siya ang kanyang magandang ngiti sa kanyang mukha ay nababadya, dahil hindi niya ho kami nakakalimutan, at kinukumusta kami at tinatanong kung saan na kami napuntang parokya. Ibig sabihin ho noon, kung ano yung pinagsamahan ho namin sa seminaryo ay mahalaga sa kanya, at kami nga ang naging pari na ay mahalaga pa rin sa kanya. Kaya po, sa diwa ng banal na misang ito kung saan noon ay umaalingaw-ngaw ang tinig ni Monsignor Vengco, ang banal na misang ito na alay po ng mga seminarista na naging pari ay pagpaalingaw-ngaw ng aming malaking paggalang at pagmamahal, karangalang ibinibigay sa kanya, dahil kung hindi ho sa kanya, kaisa ng mga paring humubog sa amin, baka ho wala ho kami. Kung hindi naman ay baka hindi kami kasindunong ng aming natamo ngayon, at sa halimbawa nga ni Monsignor Vengco, nawa ipanalangin niyo rin ho kami mga pari, at nang sa gayon, matugunan namin ang pangailangan ng ating simbahan, hindi lamang sa pananalita, kundi sa paging mabuting halimbawa, hindi lamang sa karangalan, kundi sa kababaan loob, at higit sa lahat, ang maging madasalin at mapagmahal sa aming sambayanan, sa halimbawa ni Monsignor Vengco, na ngayon ay ating ipinagdarasal na makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Magsitayo po. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo na may pananalig sa Amang Makapangyarihan na bumuhay sa anak niyang si Jesucristo sa kamatayan upang kampin ng mga buhay at mga patayang kaligtasan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang pakundangan sa paglilingkod bilang pari ng sambayanan, si Monsignor Sabino Vengco ay makatambal Kristo sa pagsamba sa Ama sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang tapat at maalam
na pagpapahayag at pagpapaliwanag ng mabuting balita na siyang unang gampanin ng mga nasa banal na orden ang siyang maging pangunahing inspirasyon at gabay ng buhay pari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalang, ang aming kahilingan. Upang ang pagsisikap ng mga paring gumaganap bilang mga pastol ng kawan ay biyayaan pa ng lakas at higit na malasakit para sa kapakanan ng simbahan at nawa ay gantimpalaan sila sa langit dahil sa kanilang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang lahat na nagkakatipon dito, lalo nang ang mga kapatid na pari ni Msgr. Sabino Vengco ay maging tunay na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, sa kanilang paglilingkod at pagbibigay magkasama-sama sa malulating paghahari ng poong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ang aming paggalangin naway pakinabangan ng iyong mga lingkod na pumanaw sa lupang ibabaw, upang sa pagkahango nila sa kinasadlakang kasalanan, sila'y gawing makasalo sa iyong pagliligtas sa lahat, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at halak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at halak na ito. Handog ng bayang umaasap, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang iyong lingkod na paring si Monsignor Sabino na gumanap na marapat ng paghahain ito sa ngalan mong dakila. Ay lagi maitampok sa iyong piling, pahundangan sa kanyang mga ginawa na pag-aalay ng mga handog sa banal mong dambana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos ang iyong mga kinukupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiyao at pumanaw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga buko, napupuno ang langit at ang lupa ng kalangitan mo. O sana, O sana, O sana, sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay. Si Kristo Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Monsignor Sabino na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw naway makaisa si ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at tapuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Ang kaharian.
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapal yarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kortero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na mundo, maawa ka sa narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
komunyon. Spiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para pagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Banal lang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay na gagala na ng papuri iyalay. Ngunit ako'y ika'y habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim na iyong mga pakpa. Umaawi, umaawi, umaawi ako. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, aming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap upang ang paghahaing tinanggap ay magdulot kagalakan sa iyong lingkod na paring si Monsignor Sabino, na matapat na naghandog ng kanyang kakayanan sa ikabubuti ng iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan po ng bumubuo ng Immaculate Conception Major Seminary Alumni Association, lahat ng mga naging pari at mga laiko, ang aming pong taos-pusong pakikiramay sa pamilya at mga nagmamahal kay Monsignor Sabino Vengco. Ang kanya pong kamatayan ay kawalan at kalungkutan din po naming lahat na kanyang naging estudyante at nahubog na turuan sa seminaryo. Si Monsignor Vengco po ay naging malaking bahagi ng pagkapari at buhay pananampalataya ng lahat ng kanyang naturuan at napaglingkuran sa seminaryo. Kaya ang kanyang, sa kanyang pagpanaw, kami po ay kaisa ninyo sa pananalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at gayon din po ang pagkapahayag ng aming pasasalamat sa kanya sa malaking bahagi na kanyang naitulong at naging parte siya ang aming paghubog bilang mga seminarista noon, mga pari at laiko sa panahong ito. Sama po natin sa banal na pagdiriwang ang iba't ibang ang mga alumnus no ng ICMAS sa iba't ibang batch
at iba't ibang dioseses. Siyempre po, mula sa dioseses ng Malolos, meron pong naririto mula sa dioseses ng Tarlac at dioseses ng Balanga, Bataan. Karamihan po sa mga alumnos ay kasama natin sa pagdiriwang ng Banal na Misa sa pamamagitan ng Facebook live streaming, at nais din po nating bigyang pagkilala ang lahat ng kasama natin, mga pari sa dioseses ng iba. At mga naririto po na formator sa seminaryo na nakasama ni Msgr. Vengco sa pagtuturo sa mga seminarista noon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at tapagmahal na Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayaw kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po'y sama-sama nating ipanalangin si Msgr. Vengco. Ating tutugon, pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkup. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkup. Ang Panginoong aking Diyos, buhay ko'y di magdarahop, ako'y di maghihikahos. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkup. Sa mainam na pastulan, ako'y pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Pastol na nagtataguyod, sa aki kumukupkop. Ang pangako niya sa aki tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin. Sa matuwid na landasing, hahawiin niya ang dilim. Pastol na nagtataguyod, sa aki kumukupkop. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko, sa tuwi na walang ikababalisa. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Inihanda mo ang dulang upang mapakinabangan, pagkaing pagsasaluhan nang makita ng kalaban na ako ay iyong mahal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Sa ulo ko'y binuhos ang langis ng iyong lugod. Pati ko pa ko'y pinuspos sa iyong pag-ibig na lubos na sa aki iyong kaloob. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Pag-ibig mo at kabutihay tataglayin ko kailanman at ako ay mananahan sa bahay mong dalanginan ng magpasawalang hanggan. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan ng unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Manaming mga kapangyarihan, ang pananampalataya namin ay nagpapahayag na namatay at muli na buhay ang iyong anak. Pakundangan po dito si Monsenyor na aming minamahal na sa kanya'y himimlay makabangon nawa sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dali na po at patuloy nating ipagdasal ang ating kapatid na si Monsenyor sa mapagpalang kamay ng Mahal na Birheng Maria. Magdasal po tayo. Abaginawang Maria, puno ko ng grasya. Panginoon Diyos, sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mapayapaan kailanman, my God, may kapan sa ating kapatid na Yumao,
at siya naway silaya ng ilaw na walang hanggan. Amen. Tangala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang isang Katoliko'y manlalakbay, ito ay nakasulat sa kanyang masasabi nating espiritualidad. Una muna sapagkat ang maging tao ay maging isang naglalakbay. May simula, may pupuntahan, may hantungan. Merong pagitan ng umpisa at katapusan. At upang ito'y marating, kinakailangang umusad, kumilos, gumalaw. Hindi pwede na sa buhay ng tao ayon sa kalikasan na ang isa'y nakapirmi at hanggang doon na lamang. Pag ika'y hanggang doon na lamang, wala ka ng buhay. Ganun din ang buhay Kristiyano. Lahat ng ito'y nagsimula nung tayo'y angkinin ng Diyos at isilang na muli sa biyaya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Tayo mula doon ay kinakailangang merong maging pagsulong. At yung pagsulong natin yan, iisang layunin na sa katapusan, marating natin ang ating tunay na tahanan, ang ating antungan sa piling ng Ama doon sa buhay na walang katapusan. Kaya sa ating paglalakbay na ito, nalalarawan, ayun, yung paglalakbay ay isang metapora, isang pag-aalintulad, isang larawan na angkok na angkok na nakukuha yung kahulugan at diwa ng buhay Kristiyano na sana bawat isang bininyagan ay umunlad, yumabong, lumalim pa sa pagka-Kristiyano at maging mabunga hanggang sa ang katuparan ay marating, ang kalubusan ng lahat ay matamo sa pag-ibig ng Diyos na walang katapusan. Kaya sa atin, sa buhay na ito, napakahalaga. At iyon ang layunin niya ng Santa Iglesia na maging masigla at nasa kamalayan ng bawat isa na bilang naglalakbay, tiyakin niyang siya'y umuusad, siya'y may nararating, na siya'y papalapit at hindi papalayo sa kanyang tunay na antungan. Ang tunay na buhay ng tao bilang nilalang ng Diyos, ito'y sa salita. Ang salita, wika ni Jesus, ang magbibigay sa atin ng buhay mismo. Ang manalig kay Jesus, ang makinig sa Kanya, ay ang hindi lamang magangat na
makibahagi sa buhay niya. Kasama nito'y ang ating pananalig at pagsama hanggang doon sa krus, sa kamatayan, sa sakripisyo ng Kalbaryo. Sana pag ako'y namamatay na, sino man yung narunong tumutulong sa masaksi, mabigyan ko pa rin ng inspirasyon. Namamatay na eh, tingin pa rin ang pananalig Diyos. Alam ko ko, hindi mo ko pababayaan. Katulad ni Simeon, nung dimitis, Panginoon, kunin mo na po ako. Nung dimitis, Domine, ngayon, Panginoon, ako po'y makauuwi na sa iyo. Ngayon, Panginoon, tawagin mo na ako. Panginoon, tapos na po ang paghahanap ko. Nakita ko na ang katapatan mo. Nasilayan ko na ang pangako mo. Panginoon, ako po'y kunin mo na. Iuwi mo na ako sa iyong piling kung saan natitiyak ko. Mapapasa akin ang tunay na katiwasayan. I must go there and lie in Psalm 122. I rejoice when I hear them say, let us go to the house of the Lord along my way, to that shrine to refresh me with living water, with the celebration of the Eucharist, where I can repent of my sin and receive sacramental absolution. I rejoice when I heard, we are going to the house of the Lord. Amen.